ayan. Tinanggal ko yung kanyang carburetor dahil nagwa-wild. Nagwa-wild siya. Oh, no. Andun, nilagay ko dun kasi hinugasan ko siya. Amoy siya ni baby. Kaya nilagay ko muna dito. Tingnan nyo yung nangyari sa kanyang carburetor, mga paps. Bali, ano na, kumapit yung piston niya dyan. Kumapit dahil kinalawang. Oh, no. Kinalawang dahil wala yung rubber dito. Kasi nagpapalit daw sila sa ibang mekaniko ng throttle cable. Ngayon, ito bagong-bago pa nga. Ano na sa lupa. Kaya lang, hindi na ibalik yung rubber dito. At the same time, hindi pinalitan nila itong piston, which is hindi advisable kasi nga hindi niya pares itong lagayan. Dapat kasi hindi pantay yung pudpud nila eh. Kaya dapat yung original nito, yun pa rin ang nakalagay na piston dito dapat. Kasi diyan siya sukat na sukat. Ayan. Kasi may story to ng pagwa-wild dati pa. Dati pa nilang pinoproblema daw. Kaya nagpalit na sila ng throttle cable kahit buo pa. Yun nga lang, yun nga, kinalawang yung ano niya, yung throttle niya, pati yung spring kinalawang na rin. Dahil nga walang cover ito. Dapat may cover ito. Kasi natatalsikan niya ng moisture or sabi na natin nababasa kapag umuulan. At isang dahilan din yun kung bakit tumitirik yung ibang mga motor dahil walang rubber dito. Nalalagyan ng tubig, pupunta yung tubig dyan sa ilalim, makahalo siya sa gasolina. Tapos yung gasolina din niya, maraming build up na wax. Parang wax siya. Kaya nilinis ko na rin yung ano niya, itong carburetor. Although yan nga, ito yung main problem, na iwan yung throttle cable dahil dumikit yung piston, hindi natin mabaklas. Kaya bababaran muna natin to ng langis. Maganda sana kung penetrating oil ganyan yung gamitin dito. So yun lang, share ko lang sa inyo, no? Dito yung mga parts na tinanggal ko. Nilinis ko na kasi hindi ko na naipakita sa inyo. Nilagyan din nila ng gasket maker itong ito. Para siguro ano, restricted yung daloy ng ano, gas. Pero hindi siya advisable kasi babara siya dito sa mga maliliit na butas. Oh no! Tinanggal ko na, nilinis ko na. Kasi ito yung air jet o pilot jet. Kung barado to, walang idle yung motor. Hindi mag-a-idle. Yan. Kaya nilinis ko na yan. Balik lang natin sa standard. Upon inspection din, ito din. Malakas yung singaw. Flat na tong ano niya, itong O-ring. Kaya isang dahilan din to kung bakit nagwa-wild. Kasi doon sa manifold ng motor, malakas yung singaw. Ito nilinis ko na to eh, para ma-inspect ko din kung mayroong crack. Kapag nagwa-wild yung motor, no, check nyo yung mga ano, mga hose, mga manifold kung may singaw. Tapos ito nga, stuck up yung ano, yan. Kaya magwa-wild talaga yan. Kasi naka full throttle na yan eh. Ayaw nga matanggal oh. Ayaw mahila. Babad muna natin yan sa langis. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na manifold. Ayan oh. Napaka-evident naman nung tagas ng gasolina niya. Kaya isang factor din yan kung bakit nagwa-wild. Napapasukan kasi ito ng additional air. Kaya singaw. Kung singaw, either walang minor o di kaya naman kapag rich yung mixture, pumapasok, magwa-wild talaga siya. Yan o, pulang-pulang hanggang ilalim. Yan. Ayan. Okay, so yun lang, na-share ko lang sa inyo. Para at least may idea din kayo kung ano yung mga dapat gawin kapag nagpapalit ng throttle cable, naglilinis ng carburetor. Yan. Marami pa tayong tutorials. Pag may mga katanungan kayo, comment, just comment down below. At susubukan ko sa abot na aking makakaya na sumagot sa inyong mga katanungan.
Maraming salamat. God bless. So ayun mga paps, nilagay na natin yung sinasabi kong rubber na importante. Tapos yung cover ng carburetor, yung kable. Tapos ngayon naman yung spring. Sa paglalagay ng spring, sikapin ninyo, siguraduhin na nakapasok yung buong kable dito sa loob ng spring. Okay. Dito sa loob, dyan, nakapasok dapat dyan. Hindi siya pwedeng makalabas dyan or kung saan saan kasi doon po nagwa-wild yung motor, lalo na sa mga baguhan. Actually, hindi lang sa mga baguhan, may mga nagkakamali pa rin na mga mekaniko din sa pagbubuo nito. Tapos, i-hold nyo yung pressure ng spring, kilayan nyo lang pababa. Tapos, ipasok nyo tong kable dito sa slot. Okay, sa slot na to, itong butas na to. Pero dito galing sa loob. Yan. Tapos i-slide nyo lang siya, hilain nyo siya papunta dito. I-shoot nyo yung ulo ng kable dito sa butas na yan. Yan. Tapos pag na-shoot nyo na, yan, makihilain na yan ang spring. Tapos sa paglalagay, may guide naman yan, ito, yung mahaba. Tapos ito naman yung sa idle adjuster. Itatapat nyo to dito. Yan. Kasi kapag hinigpitan nyo to, tataas yung minor. Pag nilogan nyo, bababa yung minor. Tapos itong needle dapat nakashoot dun sa gitna. Yan. Okay, so ipapasok natin yan dyan. Hindi naman papasok yan hanggang baba eh, kung hindi nakatapat yung mga yan. Yan, ito nakatapat dyan sa guide. Bababa. Tapos, yun. So siguro din nyo na lumapat siya hanggang baba. Yan. Saka natin, higpitan natin to. Saka natin higpitan. Saan gagamitin? Ay ka. Yun mga paps, buo na. Yan. So, i-check nyo yan kung nagpe-play. So, kung nakasalpak dun sa motor, sililiador nyo lang. Hirit nyo lang konti. Yan o. Tapos bitawan nyo. Yan, babalik siya dapat. Kasi ganyan yung piston niya, oh. Hindi tulad kanina na stop up. Yan, babalik siya dapat ng kusa. Para safe. Okay? Then, nalagyan na natin sa manifold. Yan. So, itong mga Rusi, may mga ano sila. Ito. Sa, may butas sa manifold. Papunta dun sa ano. Sa cylinder head. So, ilagay ko lang to. Tapos lagyan natin ng gasket maker to mamaya para maganda yung lapat niya dun sa motor. Yan. Patuyin lang natin ng konti yan bago natin ilapat dun para maganda yung ano pagkakasil niya. Kasi ng tagas nito doon sa ano eh. Sa my head. So, puruhin na natin para ano. Yan. Medyo patuyin lang natin ng konti. Hindi naman yung tuyong tuyo. Patuyin lang natin konti para maganda yung lapat. Saka natin ilagay doon. Yung cable mamaya ito. Sabalik muna ito.
Andarin lang natin. Andarin natin.